Hi guys, welcome back to our channel. So my husband challenged me to do a vlog with my native language, which is that's a Filipino Tagalog. So we will check, and I'll challenge him also to do a French language. You know, so let's start. So ngayong araw, nasa labas po kami ng aking asawa. Dahil po, walang kuryente sa aming lugar kasi brown out. Nag-desisyon kaming lumabas dahil mainit sa loob. At yung asawa ko naman ay nag-exercise, nag-ehersisyo para bumawas ang kanyang timbang. So, nabalitaan namin na magtatagal ang brownout mula umaga, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So, ngayon, nandito ako ngayon sa pinakamagarang hotel, resort, at isa pa ay free. Wala kang babayaran. At ngayon, kakain tayo ng spaghetti na aking in-order sa kapwa ko, Pilipina. I lost my words! Isishare ko ang aking karanasan dito sa Australia, ang buhay ng Pilipinas sa Australia. So, alam naman natin na ang buhay abroad, di ganun kadali. Hindi ba? Kailangan mo magtrabaho para may pambabayad sa mga bills na babayaran mo. Bills, bayaran. Whatever. Bills, like tubig, kuryente, pagkain, internet. So, actually, hindi sapat ang kinikita mo. Kung may isa ka ng trabaho, hindi sapat iyon para mabayaran lahat ng iyong bills. Ngayon naman, kakain muna ako. Ang sarap. Delicioso, mga amiga. So, buhay ng asawa sa ibang bansa. Alam naman natin na buhay ng asawa, hindi siya ganun kadali. So, kung akala mo ay yung nasa level pa lang kayo ng boyfriend and girlfriend, ay, you know, you sweet kayo sa isa't isa, like, ganyan, like, oh, I love you, mahal kita, mahal, kiss there, kiss here, kiss everywhere. Pero pagkatapos na, nang ikasal na kayo, hindi na siya ganun. Kasi may sarili lang kayong pinaprioritize. May sarili na kayong buhay na kailangan nyong gawin. Mga bagay na importante na hindi lang puro kalandian. Alam mo ba yung sinasabi ko? Kaya nung na-experience ko yung ganung buhay na bilang asawa, na nakasanayan ko yung kung gaano siya ka-sweet sa akin, ganon. Tapos bilang nagbago, yung parang akong nalungkot, yung hinahanap-hanap ko. Tapos, kinausap ko yung asawa ko tungkol sa problema hanggang na ayos namin dahil ang kailangan naman kasi is communication. Kailangan nyo pag-usapan yung problema nyo, yung mga misunderstanding nyo para ma-resolve yung problema. Ano ba yung pag-uusap? Ano pa ba ang sabihin ko? So, Australia is amazing place. There are maraming oportunidad sa Australia. Maraming oportunidad pero in demand. Hindi yung basta-basta ka lang makahanap ng mga ng trabaho. Maraming kang kakumpintisyahan. Sobrang init, actually, at sobrang init din dito sa Australia. Tapos, paparating na yung taglamig. Kailangan kong maghanda. Tapos, gusto ko yung kalsada dito sa Australia kasi hindi ka malilito. Meron siya mga traffic lights and meron din lights for sa mga pedestrian lane, yung mga taong naglalakad, you know,
So, meron silang oras kung kailan sila pwedeng tumawid. And then, tapos, actually, ayoko magsalita ng mga masasama kasi wala pa rin ako nakikita masama dito sa Australia. Mga bagay na hindi ka nice-nice. Hindi naman kasi ako masyadong palalabas at wala rin naman ako kaibigan dito sa Australia. Kasi, katulad ng sinabi ko, hindi naman ako palabas. Palalabas sa tao. Yung English ko naman, gusto ko siyang i-improve. Pero, naghahanap ako ng community na kung saan yung wala kang babayaran. Kasi kung kasi kung papasok ka sa school, English, you know, schools, ang mahal ng bayad. So, naghahanap ako ng pwedeng papasukan. Yun lang, guys. So, sinalis ako ng jowa kasi kung mag-Tagalog. Yata. Ang hirap-hirap mag-Tagalog. Lalo na pag wala kang kausap. Pagkausap mo lang yung camera or yung sarili mo. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Ano ba yung word na yon, word na ito? Basta nahihirapan ako. Alam ko may mga tao naman pag nakaranig nito na oh, diyan ka, saan ka ba pinanganak? Ganon. Yan. Huwag kang ang tawag dito, huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. Excuse me. I've been here for almost a year. And it's really hard to, you know, I adapt English. I talk English. I talk to someone English. Even I'm not fluent in English. But you still have to talk on that language. And you never heard Tagalog in that month, that almost a year. And then suddenly, my husband's gonna challenge me to speak Tagalog, and that's really hard. So don't forget to support her and give her many views so that any likes so that I. But for sure, I will have some bachelors here that they said, "Why you don't know how to speak Tagalog? Where do you born like that?" They said, "Wag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Like, don't forget where you came from." Yeah, I never forget that. What can I do? I speak to people's English, and I've been here for a year, and then I never heard like a Tagalog. You know, even I'm not that fluent in English. At least I try to speak. So I hope people understand. So you know, I'll give you a daily advice. English is a universal language. It doesn't mean that you are Filipino, you are not allowed to speak in English. That like even you forget that a little bit. But, excuse me, English is important wherever you go. If you're planning to go abroad, you should know how to speak in English. Because it's going to be your problem if you don't know how to speak in English. You know? That's it. And I hope people... I know my Tagalog now is like a little bit cringe. So, let's see. And let me watch this video again and I'll check my Tagalog. Oh my goodness. Okay, bye.